Good day guys, this is Mark Bukoy or your Tonyo once again. Welcome back sa ating farm, no? Okay, so ngayon medyo maulan-ulan ang panahon. Ayan, pero may mga konting activities naman tayo bago tayo umuwi kasi medyo maaga-aga tayong uwi ngayon kasi may gagawin pa sa bahay. So tingin ko makaka-harvest tayo ngayon ng may video yara ng konting manghustin. And mag-fertilize tayo ng mga saging kasi medyo blessing din tong ulan, no? Kasi magtatapon lang tayo ng mga complete fertilizer sa saging kasi madali siyang matunaw, hindi na natin kailangan pang hukayin ng lupa at tabunan ng lupa ulit pag maglagay ng fertilizer kasi mas madali siyang matunaw pag basa yung lupa and pag umuulan. Hopefully mamaya uulan ulit. Yeah. So titingnan din natin kung makaka-harvest tayo ng avocado. Hopefully pupunta yung mag-harvest. Yan. Okay, so wag natin patagalin to. Let's start. Let's go. Okay, pasensya na kayo. Medyo magalaw yung camera natin, no? Kasi nilagay ko lang sa body mount yung cellphone natin. Yan. So ito ang ginagamit natin na fertilizer. Complete fertilizer. Yan. Ito sa sako na yan. Yan ang gagamitin natin. Maglalagay lang tayo ng konti sa balde. O, ito na yung ilan sa ano natin, mangustin. Yan, may konting nakuha na. Mamaya, kuha pa tayo ng mas marami. Sayang ano at hindi natin mabenta kasi konti lang, isang puno lang. Okay, so ito may, ano to, ammonium sulfate, 2100. Ito naman, 2020 complete. Ito yung gagamitin natin sa saging. Hindi naman masyadong marami yung nilalagay natin. Sakto lang kasi mataba naman ang lupa. Ayaw din nating masobrahan. Para mga supplement lang yung taba ng lupa. Yan. Then pasensya na kayo kung medyo magalaw yung camera. Ganyan ang itsura ng complete. So ito dito sa taas, nalagyan na natin to lahat. Itong mga puno dito. So doon na lang sa baba, saan tayo pupunta ngayon in. Diyan sa kabila. Diyan yung mga saging diyan. Sa baba din. Yan, lalagyan natin yan. Yung mga takunang dwarf natin, lalagyan na natin yan ng fertilizer. Tignan nyo naman, ang ganda ng tubo. That's, I think, more or less 2 months since tinanim yan. Ganda na ng tubo. Maganda talaga ang quality ng mga seedlings ng PCA. Ang ginagawa natin dito, kuha lang ng ganyan. Ganyan karami din. Tapon sa puno. Yan. So yan, less work kasi tapon mo lang ganyan. Mataba naman ang lupa dito. Okay, so itong mga saging natin tsaka coco dito, this is about 9 months. 9 to 10 months siguro. Kita nyo naman. Pag-alagaan mo yung lupa, bibigyan ka nito ng gamitin mo naman pang kabuhayan. So yan ang tatay ko. The farm manager. And the farm assistant manager. Avocado. Yan. May ilan, no? Yan, 10 puno lang to. Pero malalaki yung ano niya, bunga. Sayang nga at marami nang nahulog. Yan ang ilan. Kita niyo naman yung kapal ng laman niya. Yan lang nakaligtaan natin siya. Sobrang dami ng ginagawa.
Ayan. So, yan, puno ng lansones, akit yan din. Dito kukuha papunta doon. Ah, kita nyo naman, lalaki nyo, no? Kaya nga, hindi natin na-arbis yung iba. Okay, so babalikan natin mamaya pagkatapos ng harvest. Tignan natin kung ilan yung makukuha. Yan. So ngayon ay pagpatuloy natin. Hello? Yung pag-fertilize sa puno ng masaging. Yan. Tutuloy natin yung pagtapo ng fertilizer galing dito. Punta doon. Kabila. Marami pa yan. So, sa previous video, ewan ko lang kung napakita ko ba ito dito, medyo maraming matatas yung damo. Pero ngayon, malinis na. So, nilinis ng ating daw dito. Ito lang, medyo kailangan nating isprayan to ng insecticide itong mga ano na to, kasi tingnan nyo nangingipin. Subukan natin solusyonan yan. Pero yung growth niya okay naman, yung growth nila. Nga, medyo napabayaan lang konti kasi masyadong busy tayo. Ito maganda yung ano niya, yung bagong usbong na dahon. Maganda naman yung lumalabas. Yan lang. Pagtunan natin ng pansin tong mga ano na to. Coconut. Dami pa nating saging dito. Punta yan sa taas. Pakyat. So, pakyat tayo mamaya dun. Para makita nyo yung area. Yung overview ng ating lupa. As promised before. Okay, dahan-dahan tayong akyat. Punta dun. Habang pina-fertilize natin yung mga ano na yan. Yung mga puno ng saging na yan. Medyo hindi na nakakapagod maglakad dito kasi malinis na. So, may mga durian din tayo dito. No? Yan. So ito last time, last week na ano ko to. Natapunan ko na ng fertilizer. So ito, takunan na to. Bago, yan, yang koko, yang niyog na yan. Kasi yung old dito namatay. So ni-replace na din ang takunan. But itong mga old ano na to, old seedlings ng niyog. Yan, kung nakikita nyo yan dyan. Punta dun sa taas. And ito, dito. Punta dun. These are all dwarf coconuts. So, hindi lang na talaga natin alam yung variety kasi kaling yan sa father ko, puno ng father ko. So, yung mga namumunga na, doon tayo kumuha ng seedlings. But yung mga ano nito, yung breed na to is namumunga siya ng dwarf din. Maliliit pa sila, namumunga at malalaki din yung bunga. So, nung time na wala pa tayong takunan, yan yung nataano natin, tinanim natin.